dati mong panaginip. Kagaya pa rin ang dati. Isang lalaki at isang babae. Nag-aaway. Papatay ng lalaki yung babae. Arman, bakit mo ipipikit ko mga mata ko? Parang lagi yun ang... Lagi... Bakit lagi na lang yung paulit-ulit ang nakikita ko? Yung lalaki, yung babae. Ano ang ibig sabihin ng bangungot na ito, Arman? Natatakot ako. Tulog ka na. Tulog ka na. Ayoko na matulog. Ayoko na ipikita mo naman ako. Magkakasakit ka na. Gusto mo, kakantahan kita para makatulog ka. Ganay, wala tiri, imunanay, ato tsenda, bakal papay, ili-ili. Tatanong po sana ako eh. Kilala niyo ba itong babaeng to? Hindi po. Tingnan niyo mabuti, baka sakaling nakita-kita mo siya eh. Pwede mong sabihin sa akin kung saan siya. Ano nga po, hindi ko po kilala po. Sigurado po kayo? Ako. Sigurado nung sigurado kayo. Salamat na lang. Yo. Siya magpatingin kay Dr. Villanueva. Panay naman ang tutol. Wala naman akong sakit eh. Psychiatrist nga ang kailangan mo. Para malinawan mo kung bakit ka laging nanaginip ng masama. Oo nga naman, Alicia. Para naman palagay ang loob mo. Hindi yung ganyan na tuwing dadalawin ka ng masamang panaginip eh, takot siya na mamahay din sa bibig mo. Eh, magpakonsul ka na naman ako noon eh. Wala namang masamang
masamang nakita. Mas mahusay na psychiatrist at titingin sa'yo. Pareho din naman ang ipapaay sa akin nun eh. Iinom ko na lang yung kamot na pinapainom sa akin. Itutuloy ko na lang. Bahala ka. Hindi ka na nakakain. Tanghali na ako na eh. Doon na ako sa pisina kakain. Sige, alis na ako. Dibdib mo yung panaginip mo. Meron ka bang dapat katakutan? Bigla-bigla ako kasing sumisiksip sa isip ko, inay eh. Para bang maliban dun sa nakikita ko, para bang may taong hindi ko maintindihan eh. Parang may taong gusto ko pumunta sa akin. Anak, talaga bang hindi mo makilala yung mga taong nakikita mo sa panaginip mo? Baka ayaw ko lang siguro makilala. Baka ayaw ko lang sila makita. Pero ang hindi ko lang maintindihan, bakit lagi akong nananaginip ng ganon? Pare-pareho na lang eh. Anong ibig sabihin ng bangungot na nangyayari sa akin, inay? Anak, alam mo, hindi mo dapat takutin ang sarili mo eh. Sino naman mag-iisip ng masama sa'yo? Tsaka, panaginip lang yon. Lahat ng tao nananaginip. Bakit ang isang panaginip, inay? Mayroon bang ibig sabihin ng bangungot na yon? Mayroon bang gusto iparating sa akin ng bangungot na yon, inay? Hindi ko maintindihan eh. Talagang maintindihan. Mama yan, baka pumutok yan. Talagang papumputokin ko to kung hindi ka sa akin magsasabi na totoo. Totoo? Tungkol saan? Ilang araw mo na akong pinagtataguan at ilang araw na rin kita binabalik-balikan sa opisina niyo pero hindi kita mabutabutan. Hindi ba sinabi ko naman sa'yo meron na akong importanteng bagay na linalakad? At anong nilalakad mo? Babae mo, ha? Papalitan mo na ako? Thelma, alam mo naman hindi ko gagawin sa'yo yan eh. Eh sino yung pinaghahanap mo at matagal ko lang nalaman ang pinagtatatanong mo? Pinaghahanap? Oo. Sinusundan kita, Jerry, at alos sa araw-araw, inuubos mo yung oras mo sa paghahanap. Huwag mo i-alibay sa akin ng security agency mo o sabihin mo sa akin na personal mo inaasikaso ang kaso ng mga kliyente mo. Sino yung mga pinaghahanap mo? Okay, sasabihin ko na sa'yo. Please lang, ibigay mo na sa akin yung baril, baka makadisgrasya ka pa. Yung totoo lang, ha? Yung dahil walang babae makikinabang sa'yo. Oo, yung totoo. Sana? Muna akong gugulatin ng Lera. Hindi ba nakaschedule na ang kasal natin? Gusto ko lang makasiguro. Baka masabit tayo eh. Sasabit kanino? Titignan mo na, hindi talaga may babae ka? Makinig ka muna. Hindi ba kasal ako kay Angela? Oh, anong problema kay Angela? Hindi ba patay niya asawa mo? Hindi nga ako nakakasiguro eh.
Bigla na lang nawala, halos isang taon na. Hindi ko alam. Eh, sabihin na natin, buhay siya. Eh, ba't ang tagal yan ang hindi nagpapakita sa'yo? Jerry, kung yan ang ginagawa mong alibay para hindi matuloy ang kasal natin... Tama na. Eto. Ibuhay o patay si Angela. Tuloy ang kasal natin. Okay? Siya matandaan eh. Kasama mo na mangyari aksidente. Namatay siya. Bakit? Bakit ngayon mo lang ito sinabi sa akin? Ayoko lang dagdagan ng sakit ng kalooban mo. Ayoko lang maalala mo tragedy nangyari sa inyong magkapatid. Lalo mo lang akong pinahihirapan kung iisa-isahin mo ang mga lihim na bumabalot sa pagkatao ko. Ayoko lang biglain ka, Alicia. Wala na akong lihim na tinatago sa'yo maliban sa natuklasan mo. Hindi mo ko tinutulungan eh. Hindi mo ko tinutulungan na maibalik ang dati kong pag-iisip. Alicia, sinabi ko na sa'yo lahat ang nakaraan mo. Ni hindi ko alam kung sino mga magulang ko. Hindi ko matandaan ang lahing pinanggalingan. Alicia, makinig ka sa akin. Hindi ko matandaan kung Alicia nga ang pangalan ko eh. Alicia, pwede ba? Arman, bakit ka nagsisinungaling sa akin? Sorry, Alicia. Sorry.
Nahirapan na lang kasing kalooban ko eh. Kahit sa pananginip, may kumugulo sa isip ko. Alicia, makinig ka sa lahat na sinasabi ko. Wala kang dapat isipin. Wala kang dapat katakutan. Mahalaga, alam mo na ikaw si Alicia at ako si Arma na asawa mo na nagmamahal sa'yo. Alicia! Alicia! Nanaginip ka na naman ka. Nanaginip na naman ako. Pero... Yung dati mong panaginip? Oo, pero... Parang... May linaw na. Ano malinaw na? Yung babae sa panaginip ko. Ako yung babae. Ako yung babaeng papatayin. Ako yung babaeng papatayin, Arman. Ako yung babaeng papatayin. Yung lalaki. Hindi ko siya nakilala, pero yung babae, ako yung babae. Ako yung papatayin, Arman. Ako yung babaeng papatayin, Arman. Ako yung babaeng papatayin sa panaginip ko. Ako yung alam ko, ako yun. Arman, natatakot ako. Natatakot ako, Arman. Natatakot dito. Huwag ka mag-iingan. Dito ka lang. Dito ka lang. Pwede ho. Ano ho ba yun? May kilala ka bang babaeng nangangalang Angela Zamora? Angela Zamora ho bang pangalan? May nakapagsabi kasi sa akin dito rin sa Bandarito siya nakatira eh. May litrato ko niya. Ito, ito. Parang... Ano ba ito? Parang nakita ko na ho ito ah. Talaga? Oo. Saan ko siya matatapon? Doon ho, sa kabilang village nila lang siya hanapin. Doon ko ho siya madalas makita eh. Siguradong siyang nakikita mo? Ito na nga ho yun. Ang mabuti po, doon niya lang siya hanapin sa kabilang village. Bakit ba natin na namatayan ah? Hindi natin dapat takutin ang sarili natin dahil lang sa isang panaginip! Hindi naman ako kumikibo, ah. Hindi ka nga kumikibo, pero alam ko kung ano nasa isip mo! Armahan, at ano gusto mong gawin ko? Ipagwalang bahala ang nangyayari sa akin. Mag-gibit balikat! Arman, abnormal lang ang kalagayan ng pagkatao ko, pero normal ang isip ko at damdamin. Arman, unawain mo ang asawa mo. Sa'yo man nangyari sa kanya,
Matatakot ka rin. Nay, panaginip lang yon. Normal sa atin ang managinip. Pero yung matakot ka sa sarili mong panaginip, yun ang normal! Armand, kung hindi mo ako kayang damayan, intindihin mo lang ako. Ako ang nahihirapan, ako ang nananaginip, ako ang hindi makatulog. Naintindihan mo ba ako? Hindi! Dahil layo ako na! Punong-puno na ako sa'yo! Alicia! Nay, huwag mo siyang sundan! Armand, hindi ka ba nahihirapan sa nangyayari kay Alicia? Asawa mo na siya. Bakit hindi mo sabihin sa kanya ang totoo? Nay, Nay, pwede pa. Hayaan niyo na ako mag-desisyon tungkol sa bagay na yon. Armand, hindi mo ba nararamdaman? Ikaw ang kinatatakutan ni Alicia. Ikaw marahil ang iniisip niyang papatay sa kanya. Nay, alam niyo hindi totoo yon. Mahal ko si Alicia. Armand, mauunawaan ka niya kung malalaman niyang totoo. Ay, ayokong sabihin sa kanya. Wala siya malalaman kung iingatan natin ang kanyang lihim. Paano kanyang panaginip? Walang problema ang panaginip ni Alicia. Meron, Armand. Ito mismo ang nagsasabi sa kanya kung ano ang totoong nangyari. At hindi ako magtataka kung managinip siya muli at malaman niya ang totoo. Mahal ko si Alicia. Ayoko mawala siya sa buhay ko. Gagawin kong lahat para manatili siya aking habang buhay. Malaking tulong yung Eldrato yun sa paghahanap ko kaya mo na. Hindi lang ako ginabi kanina. Pero sana nang lina ang paghahanap ko. Eh, paano kung tama nga yung impormasyon na nakuha mo tungkol sa asawa mo? Paano kung buhay nga si Angela? Diyos mabuti. Pero malaman ko kung anong dapat natin gawin sa kanya. Hindi ko tiba kung buhay pa si Angela. Malaki nga magiging problema natin. Ligyan ng kasal niyo, di ba? Babayaan mo na ako. Akong bahala. Matagal na ako nagplano. Para isipin mo naman mabuti. Baka natatanda mo pa ako sa museo huling nakita. Pare, nakita ko na yung babae niya, pero hindi ko matandaan. Saan nakita ko, hindi ko na alam kung saan nakita ang lugar niya. Hindi ko na kasi maalala eh. Mabuti yung mama niya no, pareho. Kilala yung babae niya rin. Ito? Oo, yan pareho. Sige, thank you. Sige, okay. Hindi ka doon lang ako, pareho. Excuse me, pare. Meron kasi akong itatanong sa'yo eh. Kasi meron akong hinahanap na babae. Eh sabi ng mama, kilala mo raw. Sino? Si Angela. Angela Zamora. Angela Zamora? Oo. Oh, asawa ko siya. So, sorry, pare. Sa iba ka na magtanong. Wala akong kilalang Angela Zamora eh. Pare, sandali lang. Kasi sabi nung... Eto, may detrato ako niya. Ayan si Angela. Kilala mo. Kilala mo ba si Angela? Hindi, pare. Kasi pa ka na lang magtanong. Nagmamadali ako eh.
sa'yo? Ba't ka nagkakakay dyan? May problema ba? May nagkahanap kay Alicia. Asawa niya raw si Alicia. Siya ang nasa litrato. May asawa na si Alicia? Yun ang sabi niya. At tama ang ID na nakita ko sa wallet. Angela Zamora ang pangalan niya. Ang tunay ang pangalan. Paano mo naman nasiguro na si Alicia ang hinahanap? Yung litratong pinakita niya sa akin, si Alicia mismong nasa litrato! Anong gagawin ko, Nay? Anong gagawin ko? Arman, wala ka ng pagpipilian. Ipagtapat mo ng totoo kay Alicia. Hindi na, hindi! Pero malalagay ka sa alanganin eh. Eh paano kung hindi totoo ang sinasabi niya? Eh bakit ngayon lang siya pinaghahanap? Eh maaaring naluloko lang siya eh. Nay, asawa ko si Alicia! Hindi siya maaaring agawin sa akin! Arman, bakit? Wala. Natiyak na may nalalaman niya siya kapag ihanan niya. Kasihin ko sa mga kilos niya. Unang tanong ko pa lang sa kanya eh. May dinervyos na eh. Oh. Ano ginawa mo? Sinundan ko siya. Nalaman ko kung saan siya nagtatrabaho. Nalaman ko rin kung saan siya nakatala. Bukas, babalikan ko sila. Kasi ba't hindi mo pa sa akin sabihin yung problema mo? Baka makatulong ako. Kapag nakasiguro na ako, sasabihin ko siya. Tungkol sa plano ko. Jerry, sabihin mo na sa akin. Surprise ako sa iyo. Pagdating ng kasal natin, matutuwa ako sa surprise ako sa iyo. Salak mo ang papay. Pwede pa tayo mag-usap. Importante lang. Tungkol saan? Pinipilit ko kasing isipin at balikan ang nakaraan. Wala akong maalala kung hindi yung nandito na ako sa bahay na ito at inaalagaan niyo na ako ng inay. Yun ba? Mag-iisang taon na nakaraan mula ang maaksidente ka. Kaya ng kapatid mo. At hindi ko rin matandaan kung paano ako na-aksidente. Ang sabi mo ay nabangga ang kinasasakyan namin at yun ang naging dahilan kung bakit nakalimutan ko ang aking sarili at nagkaroon ako ng amnesia. Ano ba ito mangyari? At sinabi mo rin sa akin na matagal na tayong may relasyon, nakatakda ng ikasal. Bakit bigla na angkat yan? Arman, natutunan kitang mahalin. Hindi dahil sinabi mo matagal na tayong magkatipan. Naramdaman ko ang pagmamahal yun mula dito. Hindi ba't nagpakasal ako sa'yo? Mahal din kita, Alicia. Maramot ang pagmamahal mo sa'kin! Ano ibig mo sabihin? Hindi dahil sinasabi ng totoo! Nakita ko ito sa kabinet ng inay. May identification card. At mga kapeles. At kung pagbabatayin ko lahat ng nakita ko, hindi ako si Alicia. Ako si Mrs. Angela Zamora. Tingnan mo!
Sino ba akong talaga, Arman? Paano ako napunta sa'yo? At yung lalaki sa litrato, kapatid ko ba siya? O siya yung lalaki na sa papeles na nagngangalang Jeronimo Zamora? Sino siya, Arman? Ewan ko! Hindi ko siya kilala! Akala ko pa mahal mo ako! Mahal kita, Alicia. Minahal kita kahit hindi ko alam kung sino ka! Hindi! Alam mo kung sino ako! At kung talaga mahal mo ako, sasabihin mo sa akin ang totoo. At tutulungan mo kung wakasan ang paghihirap ko. Sino ako, Arman? Sino si Angela? Sinong minahal mo? Ako o si Angela Zamora? Alicia, ikaw si Angela. Sawang-sawa na ako sa mga kasinungalingan mo, Arman! Sabihin mo sa akin ang totoo, ipagtapat mo sa akin ang totoo kung hindi iiwanan kita, Arman! Ginabi kami sa pangangaso sa gubat. May hinahabol akong hayo. Napahiwalay ako sa aking mga kasama. Sa paghahabol ko sa gubat, pinapansin akong liwanag. Retired nursing inay, kaya hindi kami nahihirapan na alagaan ka at tumutin. Natiyak namin na nagkaroon ka ng amnesia. Dahil hindi mo alam ang nangyari. Hindi mo alam kung sino ka. Wala namang naghahanap sa'yo. Wala namang kami nabasa sa diaryo tungkol sa nangyari. Nakiusap ako kay inay. Hindi ko na inalam kung sino ka at ang tunay mong pagkatao. Dahil natutunan kitang mahalin. Dahil dito sa kwintas na suot mo, na may initial na eh, pinangalanan kitang Alicia. Nagsisinungaling din ako tungkol sa lalaki sa retrato. Hindi mo siya kapatid. Pero kung paano ka nasugatan at kung sino nagtapon siya sa gubat, hindi ko alam. Ang alam ko lang, nagawa ko maglihim sa'yo. Dahil mahal kita, ayoko mawala ka sa akin. Naniniwala ako, Arman. Mahal din kita. Sa litrato. Yun ang gustong pumatay sa akin sa panaginip. Siya ang gustong pumatay sa akin sa panaginip, Arman. Yung lalaki sa litrato. Ang tatlong milyong piso? Oo.
Ito lahat siya. 3 milyong piso. So, sanang surprise ako sa isang salnatan. Eh, ngayon, alam mo na. Gusto kong makuha ang 3 milyong piso ng insurance ni Angela. Kaya pilit ko siyang hanapin. Ang ginawa ko kay Angela, hindi totoo lahat na sinasabi mo sa akin ng tungkol kay Angela. Ang ginawa ka sa kanya. Matagal kong pinanahan ito. Bawat detalye ay iniisip-isip ko ng mabuti. Para disimula din magpa-insure din ako. Pabiyahin sana kami. Sinira ko yung kotse. Lalabasin ko sana aksidente. Ano ba? Sasakay ka ba o hindi? Bakit ako sasakay dyan? Alam mo namang walang preno yung sasakyan. Ano pinagsasabi mo? Maaari bang mawala ng preno yan? Jerry, hindi ako bulag. Nakita kong inalis mo yung master connection ng preno at itinapon mo yung brake fluid. Ano ang malayo pa ako sa... Jerry! Jerry Wang! Siya nabuhay. Ewan ko. Yun nga hindi ko maintindihan eh. Mari nakagapang pa o may nakakita. Pero tinitiyak ko sa'yo, buhay siya. Kaya hindi mo nakuha yung 3 milyong piso. Paano ko makiklaim yun? Wala namang bangkay. Nagkaroon nga ng investigation pero hanggang ngayon wala pa. Kaya yung tatapusin ko ng lahat ng pinano ko. Nakalimutan na ni Anay kung anong araw ngayon. Bakit? Ano ba ngayon? Birthday mo ni Arman ni Nay. Happy birthday, anak. Nakakalimutin na kayo, Nay. Eh, paano? Ganyan yata talaga pag tumatanda na. Ilan taong ka na ba? Nay, pwede ba i-regalo niyo lang sa akin ang edad ko? Oh, sige na. Kung mabuti pala, hindi ako maaga nakaalis. Ano, papuntang palengke. Di ba, dadagdagan ko na lang yung mga bibiling ko. Meron ka bang mga bisitang kumbidado? Sina ano lang, si Jake at si Ben siguro. Isda lang, yung gusto nila pulutan eh. Oh, sige. Kaya ako bisita ng isda. Di ba nga ano, ihawin tsaka panggilawin ang bibilin ko. Oh, sige, tanghali na ako. May pera kayo dyan? Sige po. Oo, meron. Regalo ko sa'yo. Teka nga pala. Mamayang hapon nga pala ang alis ko ha, yung flight ko papuntang Davao. Ah, sige, suhin ko muna ang chupepe ninyo at nagsisintimento na eh. Ha? Sige. Bye. Ingat ho kayo. Balik na kayo na tayo. Arman, ikaw ha? Hindi ako mapasok sa opisina eh. Oo ha. Taga, nalaman na ba sa opisina niyo na hindi ka papasok? Oo, tatawag na ako sa telepono. Dali na nga. Nakatulog ka ba ng mahimbing kagabi? Ngayong malino na sa akin ang lahat, siguro naman hindi na ako papangunutin. Kaya ano, ay imbestigahan ko ang nangyari sa'yo. Kailangan malaman natin ang motibo kung bakit gusto kong patayin. Siya, sige. Kumain na muna tayo. Hindi, hindi! Kakain muna tayo. Alin ka na. Arman, ano ba? Sige, alin ka na. Dito na tayo. I have to leave. Sundan mo ako sa address na to. Thank you.
talaga. Huwag mo nang tigilan. Mas malakas ako sa'yo. Makakapasok din ako. Asawa mo. Ikaw yung lalaki sa panaginip ko. Pati yung sa litrato. That's right! Congratulations! At tanong mo pa rin ako. Pero baka sa litrato lang sa panaginip. Ito ako ngayon, ha? Totoong totoo. Ms. Del Valle, Teniente Ramirez po ng NBI. Pwede ko po ba kayong makausap tungkol sa isang nagnangalang Jeronimo Zamora, alias Jerry. Alam kong kilala mo siya. Okay. Ms. Del Valle, alam mo ba na pangatlo ka na sa naging asawa ni Jerry? Liban kay Angela, meron pa akong mas naunang asawa si Jerry. Ang pangalan niya ay Josephine de la Cruz. Namatay doon sa isang aksidente. Pero kahina-hinala ang pangyayari. Dahil nang maganap ang aksidente, magkasama sila ni Jerry. Pero himalang nakaligtas ang lalaki. Paano niya naman mo nasabi kay Nainala? For your information, Mr. Valle, ang unang asawa ni Jerry ay naka-insured ng 1,000,000 piso. At ang pangalawang asawa ni Jerry na si Angela Zamora ay naka-insured naman ng 3,000,000 piso. Yung unang niyang asawa, dahil sa si Jerry ang beneficiary, nakuha niya ang pera. Ngayon, itong si Angela Zamora, hindi niya maklaim ang insurance dahil nawawala ang bangkay. Pero meron pa ba isang natuklasan na talagang nabuo ang hinala ko? Nagkaroon ako ng masamang hinala. Alam mo ba, Ms. Del Valle, na ikaw ay naka-insured ng 5,000,000 piso? Ano meron ako? Huwag mo nasagtan ang sawa ko! Pero nangyari ako na lang sa akin.
Sarili na kami ng buhay, Jerry. Lagapin mo na inaarap namin sa iyo, utang na loob. Parang awa mo na. Magkano? Ha? Parang yan ang inaarap mo. Ayan pa kayo. Kala ba ang 3 milyong piso? Pagkasusunod. Tingnan. Tapos na ang bangungot mo, Alicia.